going on mga kamatis, mga kaibigan? It is your boy, Nico David. Right back at it again with another chill stream. Chill lang tayo ngayon dahil wala naman masyadong issue. Kaya pag-usapan natin yung buhay ng iba. Actually, pwede naman tayong kumuha ng konting karunungan dito sa pangyayari kay Plant Wrecker. Pau Pau, Kuya Nico, sino top 5 MC mo sa Flip Top? Number 1 dyan si Looney, syempre. Kasi kaibigan ko si Looney. Si Six Threat. Si Mot at saka si Pistolero and si Balakid. Yun yung top 5 ko. Tuloy. Life as Miyuki. Hello mga kamatis. Hello sa'yo, Miss Miyuki. Share Metri. Share pa natin ng marami agad. Thank you so much, Share Metri, for sharing this. And shout out kay Miss Jane, kasi si Miss Jane kausap po kahapon and nag-subscribe siya sa Armada. So, shout out sa kanya. Meet Joble. Good afternoon, Boss Nix. Team din ni Makmak. Oo nga, si Makmak. Nagmahal na saktan na nasira ng halaman. Oo nga eh. Biju, what's up? Wilson Wong. Carlos Gimalaya. Sheila Blanc. Shout out sa lagi. Meshi. Jeric Catalunan. Shout out. Mark Lester Abaygar. Lichon Manok. Kevin Mari. Ano yan? Kevin. Edward Misa. Paul Jan Bay. Edmel D26, Lee Ifurong, Wilson Wong, Arvin Landa, shoutouts. Samuel Leones, Boss Nick News. Nga, nabasa ko nga yung kay Justin Roiland at saka sa Rick and Morty. Para sa mga hindi nanonood ng Rick and Morty, si Justin Roiland kasi yung voice ni Rick and Morty and writer din siya. So, most nung direction ng Rick and Morty for the past 6 seasons, he is one of those people. Ngayon meron siyang kaso. So dahil dun sa kaso na yun, nilet go siya ng Adult Swim. Pero ano naman yan, ako naman lagi, sabi ko nga sa inyo, di ba, Miss Kilaki, Kiefer, innocent until proven guilty yan. I won't criticize someone with a crime na hindi pa naman napapatunayan na ginawa nila. So ako, I'm really sad kasi parang ano to eh. Si yung creator ng South Park, si Mark Stone at saka si Trey Parker ay hanggang ngayon nasa South Park pa rin sila. It is the same as removing one of those. Parang ganun ka integral na part si Justin Roiland ng Rick and Morty. And I am a big fan of Rick and Morty. Naisip ko nga kung ano yung tatatoo ko na Rick and Morty. Meron na akong idea. Pero tsaka na yun kapag sobrang okay na yung finances ko and everything is... kasi syempre, uunahin mo muna yung finances bago ang lahat. Nathaniel Ginto, tumba yung oregano. Alan Blanc, tuloy tayo. Spell the T, JC. Sa Sanil, Bert, shoutouts. Jay Rosilia, shoutout sa'yo. Matagal na, 2020 pa yung balita na yun. Alam ko naman, pero nakakagulat lang yung decision to remove him from the hill. Nick Nebrida, shoutout sa'yo. So, mga kamatis, mga kaibigan, welcome to the live stream. So let's start the show. Pero hindi naman to about dun kay Kuya. Matututo lang tayo ng ibang mga biological concept and konting psychological. Tapos papakita ko sa inyo yung konsepto ng body count. Kasi it's somewhat related here. Kumbaga tangential topic siya dito. So ito yon. Tinakpan ko na lang yung ano niya kasi hindi ko alam, baka ma-demonetize ako sa ano sa YouTube eh. Ang YouTube kasi wala pa yung sahod hanggang ngayon, pero okay lang, darating din yan. Pero ang akin lang talaga, usually kasi pag medyo controversial yung ano mo, thumbnail mo, i-aano ka nila, di-demonetize ka nila. I think it was a good decision sa Adult Swim. Okay, bago tayo siguro pumunta doon sa ano, let's talk about yung sa Rick and Morty. Kasi I would see na most of you guys are also fans of Rick and Morty. And guys, baka pwede namang pa-like nung video para mapunta tayo sa YouTube, sa ano natin, sa For You page ng YouTube.com. Alright, so ito. Ito yun. Adult Swim has ended its association with Justin Roiland. Rick and Morty will continue. And the talented and dedicated crew are hard at work on season 7. So basically, dalawa kasi sila dyan eh. Si Justin Roiland, tsaka yung isang creator. I forgot his name, pero siya yung boses ni Birdman. At tsaka yung ibang mga nonchalant character, siya yung nagbo-voice dun. Pero isa siya sa writer kasi si Justin Roiland. So,
idea niya yung Rick and Morty and many other shows na about this. And you know, favorite ko talaga ang Rick and Morty, guys. Like, every day siguro, or hindi naman, siguro every week at pinanonood ko talaga to. And favorite ko talaga si Rick. Talagang, ewan ko, something about Rick na I can relate somewhat. ENL, thank you so much for joining the Armada. Oo, si Bird Person, yun yung voice ni ano. Pero si Rick and Morty, boses to ni ano eh, ni si Justin Roiland to. And you know, he really alam niya talaga kung alam mo yun, there's something about his writing ng mga unang part ng Rick and Morty. I mean, yung mga first few seasons niya, talagang nakaka-relate ako eh. Pero alam mo yun, it's just ironic na iba pala siya sa totoong buhay. Pero I don't wanna judge him kasi I feel like he's a talented writer and a talented voice actor, I don't want to judge him because merong kasong ganun. Kasi ako rin, nakasuhan din ako eh. And people judge me a lot because of that. So, siguro until the verdict is dropped, dun pa lang ako magbibigay ng criticism about sa kanya. Kaso kasi sa Amerika, iba yung kultura nila sa Amerika at saka iba yung kultura nila dito sa Pilipinas. Uso kasi doon yung cancel culture na tinatawag. So, sa Amerika, kapag meron ka mga ganitong kaso, lalo na domestic violence against the opposite sex, yun nga, talagang talagang ika-cancel ka nila. So I understand kung bakit naging ito yung stand ng Cartoon ng Adult Swim, which is yung parent company niya is yung Cartoon Network. And you know, kasi whether you like it or not, Rick and Morty is already part of pop culture. Kung naaalala niyo yung Space Jam 2, nandun si nag-cameo doon si Rick and Morty. So ano na sila eh, hindi na sila underground, mainstream na sila. So when you're in mainstream, you have to maintain a certain image doon sa produkto mo. Na kailangan brand safe ka of all the time. Yun nga yung ironic dito eh. Kasi Rick and Morty was never designed para maging mainstream. Kasi kupalan talaga siya eh. Pero the thing is sa sobrang successful niya, hindi na talaga maiiwasan. That's why yung mga original viewers ng season 1 hanggang season 3 or 4, nagsialisa na sila. Yung natitira na ngayon, like ako, hardcore fan ako ng Rick and Morty, and yung mga bagong fans na you feel smart about this. 50 pesos galing kay Jan Emil Bulat, Bultaho. Water break. Thank you so much sa First Blood donation, bro. First Blood. $2 galing kay Arthur Morgan. Thank you so much sa $2, bro. First Blood donation. First Blood. Ayun. Oo nga, tama. Kasi minamalat ako. So, ayun. Best of luck kay Justin Roiland. I mean, it was fun while it lasted. Pero, I don't wanna judge him for what he did. Of course, meron. Kaya naman kinasuhan yun. Lagi namang may probable cause yun. And, iaano pa yun. Maghihiring pa doon and what not. Sana hindi guilty, pero you know, you just have to like sympathize with the guy. Pero it is what it is. Hindi natin alam yung buong story na. Okay, so mga kamatis, balik na tayo doon kay ano, kay tawag dito. Dito kay Plant Wrecker. So, ito yung hot topic ngayon sa internet eh. And mukhang from the looks of it, hindi ko pa naman nakakausap si Wrecker, pero sa tingin ko kasi mukhang i-interviewin niya tong si kuya mo. So, panawarin natin yung ano, video. Tingnan natin. Ay, mali. Ito pala yun. Susunta ako para... Mahal mo ba? Mahal mo? Kung hindi... Kaboses ni Wrecker din yung nagsasalta. Mahal mo, mahal mo. Kung hindi ko maisunta ako para hindi ko magaganto. Okay. Most of the time kasi, lalaki talaga yung naghahabol sa babae. And you know, ang explanation dyan, it's because pwede naman din yung ano, pwede naman din yung babae mag-abol sa lalaki, pero most of the time, why do guys chase after women, or bakit kaya yung lalaki yung ayun, si Dan Harmon, oh nga, si Dan Harmon tsaka si Justin Roiland, thank you for reminding me guys, nakalimutan ko yung pangalan nila eh.
why do guys chase after women and not the other way around? The answer is biology. Basic biology lang talaga. Kasi women will choose partners who are suitable for them. Or hahanapin nila yung mga, una, may mga biological signifier yan. Kunyari, sa wild, kasi diba, survival of the fittest yung sa wild nung araw, nung millions of years ago. So they would choose the bigger partner, the strongest partner. Pero as nag-e-evolve kasi yung society natin. Dati kasi primitive pa noon, more primal pa noon. The stronger you are, the better your chances of getting a mate. Ngayon kasi it's very different. Nick, 50 pesos. Gumawa na ako ng sariling break sa trabaho. First blood. Nick, thank you so much sa $50 donation. Gumawa na ako ng sariling break sa trabaho. Shoutouts. Shoutouts sa'yo, bro. So that's the idea here of best gene possible. Now, ang society kasi natin is now shaping our evolution. Ibig sabihin, hindi porke strongest ay magiging habulin ng babae or mas magugustuhan ng babae. In recent studies, yung mga successful men ang hinahanap ng mga babae ngayon. So kung nanonood kayo ng mga yung mga modern psychologists natin or psychiatrists natin like si Jordan Peterson, they will quote you studies that shows that women want successful men. That's why ang mga lalaki ngayon puro flex sa social media. Siguro that's an offshoot to show success. I call this the peacock effect. Alam niyo ba yung peacock? Papakita ko. Hindi yung tite, peacock ah. Alam niyo ba yung peacock? Papakita ko sa inyo yung peacock ah. Male, ganito. Yung flexing kasi, I call it the peacock effect. Actually, hindi mo nyo mahahanap yun sa kahit anong libro. Ako lang to yung analysis ko. So, John Suliman, thank you so much for $4. Thank you so much for $4 donation, bro. First blood. Okay, so, eto yung peacock, diba? Ang mga male peacock kasi, mahilig, bakit kaya sila nagpapakita ng ganyan? Yung ini-spread nila yung buntot nilang makukulay. For what reason? Now, sabi ng mga psychologist, sabi ng mga evolutionary psychologists, it's because peacocks are virtue signaling. Sinisignal nila na yan yung one way of reaching out sa mga kababaihan that I am worthy of your time. So, kung sino yung mas maganda yung buntot or yung pakpak, yun yung papansinin ng mga babae. Diba? It's a signifier of good genes. Meshi, 50 pesos. Daddy Nix, I love you, ma. Thank you so much sa $50 first donation, Meshi. I love you too. First blood. Ang flex lang na kaya ko lang maglagay ng flex tape. Arthur Morgan, thank you so much sa Wicked Sick donation, bro. Wicked Sick. So, hindi naman, alam mo Arthur Morgan, it does, kung yun lang yung kaya mong i-flex, maybe there are other things na pwede mo i-flex. Maybe some of the women kasi also are looking for a kind partners. May mga study nun. Pero most women right now, they are more into successful male. Actually, meron pang isang study, hindi ko lang mahanap to mga study na to. Kanina ko pa hinahanap to, pero nasa memory ko kasi siya. Meron kasing isang study doon na merong random female. Oy, Michael Santiago, thank you so much sa $5. Thank you so much, bro, sa Wicked Sick. Ulit. Jade R, welcome to the Armada. Thank you so much for joining. And si Michael Santiago, thank you so much for the $5 first donation. First blood. Alright, so, a licensed clinical psychologist, si Jordan Peterson. Now, merong isang study na ginawa yung mga scientist na kumuha sila ng mga snapshot ng lalaki. Isang naka-t-shirt lang, isa naman naka-formado, dress to success. Tapos tinanong nila yung mga babae sa lansangan, who would you rather date? Ang karamihan ng sinasagot ng babae, yung well-dressed na lalaki.
without even knowing kung ano yung background ng lalaki na yun, hindi kagwapuhan yung mga lalaki, pero most women would prefer yung mga well-dressed na lalaki. So kita mo ngayon, paano yung flex sa social media? The simple answer is biology. Bakit hindi ka pinipili ng mahal mo? Number one, you have a lot of competition. Mas maraming gwapo sa'yo. That's the basic idea. Bakit wala ka pang jowa? Bakit may yung crush mo, crush ng ibang tao? Simple. There are a lot of peacocks sa social media na mahilig mag-flex ng kanilang mga ganyan. So anong laban mo, 'di ba? So you find a partner that who would appreciate you as you. Yun talaga yung key dito eh. So para hindi ka manira ng halaman. Bottom line, sabi ni Shubidub, you can't beat biology. Siguro mali yung can't beat. Siguro you can work around it. Ibig sabihin, if you know yung hinahanap ng babae, paano ka mag-a-adjust doon, di ba? Some lalaki nagpapaborta, some lalaki nagiging successful. Kasi when you're successful in life, lalong-lalo na ngayon sa ekonomiya natin, they will come to you. You don't need to come to them, di ba? Kita nyo yung mga mayayaman na businessman, bakit sila laging may babae? Sasabihin nyo, kasi pinaperahan sila. Well, that's how life is. Kasi nga, yung kagwapuan, hindi naman niya nakakain, pero yung business niya, yung karamihan ng yung pera niya, nakakain yun. Yung pagmamahal, hindi yun nakakain, pero yung mga babaeng practical, lumalapit sila dun sa mga kaya silang protektahan. Same idea with finding the strongest mate in nature. Diba? Ganun lang yun. Huwag nyong yung structure lang ng society yung nag-iba. Pero fundamentally, we are all the same. Biology, you cannot beat biology, pero you can always work around it. Kung hindi ka gwapo masyado, then just be successful. Malay mo, doon mo makita yung lalapit sa'yo. And it's gonna be easy. I trust me. If you are successful in life, there are going to be many, many opportunities sa'yo. So, that's the... Oh my God! John Suliman, thank you so much for 5 gifted sub! Godlike donation! Pag godlike donation yan. Ayan, kasi kanina dyan, merong, bago mag-start yung show, merong gusto ng gifted sub. Ayan, sana nabigyan yung tao na yung nag-request ng gifted sub. Yan, so, body count doesn't, eto lang ha, para dun sa mga young man, kasi, papakita ko sa inyo yung average sexual partners ng, teka, hanapin muna natin habang nag-iingay si Darkseid ha. Ito yung average sexual partners per country. Ito, tingnan natin ha. Wala yung Pilipinas dito eh. Ang ingay ni Darkseid, pero okay lang yun. At least nabigyan kayo. So, ito yung average body count per country. So, pag marami ka, para ka lang sa Turkey. Pero sa global, ibig sabihin... global, buong mundo yan, 9 yung average partner ng isang tao. If you're under 9, okay lang yun. Arthur Morgan, yun, pasok sa Discord server ang mga loads. Oo nga, thank you so much sa $2, bro. Thank you so much sa Wicked Sick donation. Wicked Sick. Okay, so ito yung average number of sexual partners in sa buong mundo. So, does it really matter kung marami kang partner? Hindi naman masyado. I mean, kung gusto mo mag-flex na marami kang partner, okay lang. Pero tingnan mo sa China at sa India, 3 at saka ano, 'di ba? Sa Hong Kong 3.7. Sa Pilipinas, I'm not so sure, pero siguro nasa more than 2 siguro yung average sexual partners ng dito sa Pilipinas ng mga single male or female. I don't have the stat. Pero if you're going to base it on here, we also have multiple sex partners. So, ibig sabihin norm na marami yung pagkakaroon ng maraming sex partner in life is a norm. Hindi siya something special, 'di ba? Ang special ngayon, if you found someone that will love you for the rest of your life. Siguro mas special 'yon. 'Di ba? Kayo lang dalawa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Siguro mas special 'yon ngayon kaysa doon sa mga taong maraming sexual partners. Kasi if you look up the statistics right now, ang norm is 9.
O di ibig sabihin kung puta kang lalaki or puta kang babae na marami kang iniiyot, it's not special. You're just horny. Yun lang yung ibig sabihin nun. So, walang, hindi big deal yung body count, di ba? So, I don't know. This is how I look at it. Kasi, I think yung pagkakaroon ng mataas na body count is entirely ridiculous and overrated. Like, if babae ka, may sasabihin sa'yo yung hindi maganda. If lalaki ka, meron din sasabihin sa'yo yung hindi maganda. Pero I'm just saying sa inyo that looking at the numbers right now, yung pagkakaroon ng malaking body count is nothing more than, you know, just you being horny and you not being in a stable relationship, right? So, mga kamatis, after all of that, nabuo na natin yung ating scientific foundation nitong hapon na to. Now, let's watch Makmak! Si Plant Tracker! Plant Tracker ang nangyari! Bakit naiyak si Plant Tracker? Panoorin natin. Isusong tao, pare. Mahal mo ba? Mahal mo? Kung hindi ko may isang tao, bakit ka magaganto? Oo nga, tama naman. alam nyo, ang advice ko lang sa inyo, kung hindi kayo mahal ng isang tao, maybe there's someone else for you. Pero yung constant self-improvement ang gawin nyo. Tandaan nyo, ang gusto ng babae ngayon, according to the numbers, is successful men. Okay? If you're not successful, if tumatambay ka dyan na wala kang t-shirt, malamang sa malamang, mahihirapan kang kumuha ng partner. That is not a diss sa'yo. Okay? Not a diss, it's just facts, okay? It's just mathematical facts ngayong mga panahon na yun. They would prefer someone that could take care of them. Hindi yung maghihiraman kayo ng bra. It's just I'm sorry kay Makmak. Makmak, pasensya ka na, Mak. Pero real talk lang tayo, alam mo naman yan. Ayaw kitang masaktan. Okay. Tara na, mahal mo na eh. Nakainom ba si Makmak? O kita mo, may Milo pa yung kilikili. Hindi natin mahanap yan, boy, mahal mo na eh. Oo nga eh. So, basically, may liniligawan si Makmak tapos hindi siya sinagot. Parang ganun yung story eh. So, naghihinagpi siya. Now, it is okay to feel sad about it. Kunyari, binasted kayo, okay lang maging sad about this. Alam mo yun, pero wag na kayo manira ng halaman. parang ito yung si ate girl naman, ang sinira niya, yung kinabukasan niya. At least si Makmak, yung alaman, di ba? Kumbaga tumutubo uli yun. Pero yung reputasyon mo, parang mahirap na ayusin yun. Di ba? Sabi ni Shubidubup, get fit and get success. Exactly, di ba? Paano gagawin mo? Una sa lahat, yung Milo, wag ilagay sa kilikili. Yung Milo, ang Milo, napakatakas ng sugar content nun. Huwag ka na mag-Milo. Magkape ka na lang. Yung merch ko, darating yon. It's coffee-related. And napakamura ng merch na yon. Pinag-uusapan namin ni Jan Soliman yun eh. Kami ni, may binabala kami ni Jan eh. Kaso, ito lang sasabihin ko, hindi mahal yung merch ko. At saka nakakatawa yung pangalan. galing ako sa pagiging mataba. As in, malaki talaga. And yung ganito kasi, it's very dangerous. Arthur Morgan, $2. Thank you. Makmak, pengi namang Milo. And thank you so much sa Monster Kill donation. Ay, mali. Monster Kill! Thank you. Ayan, deep. baka... John Suliman, thank you so much sa $2. Okay, thank you so much sa Wicked Sick donation, bro. Wicked Sick! Napag-usapan namin ni John yun nung I think matagal na. Yun yung idea ko. Para, kasi you guys want me to do health vlogs. Now, I'm thinking of launching a merch that is related to health. Kasi nga, galing ako sa sobrang taba eh. Ganito kataba kay Makmak na... Na halos hindi na makita yung leg ng Makmak. Ano ba yan, Mak? Eh, alam mo, ano yun? Anong tawag nila dyan sa ganyang osos? Ano yan eh? 14 anyos. sorry. Hindi, pero it's really dangerous. Ha? Hindi ko siya binabody shame. I'm describing facts about that kind of body.
napakalala, ganyan kasi you're obese. Pag obese, ano yan? Obese type 2 or type 2 na yata yan eh. Napakalalapitin mo sa mga sakit katulad ng cardiovascular na mga sakit sa puso, endocrine system, diabetes, o di ba? Ang dami niyan tol, sunod-sunod yan, comorbid yan. Ibig sabihin, pag nakuha mo yung isa, most likely makukuha mo lahat, di ba? Paano ka ma kind of hot ka na put it in your tongue, di ba? Life as Miyuki, asan na may international shipping dyan? So, ang idea ko dito sa merch ko, bibili kayo one time. Pag naubos nyo, bibili uli kayo. Kaso matagal nyong kukonsumin. Kasi mas gusto ko kasi yung arawang gamit yung merch. Tapos, something that would benefit you. Hindi para pagka nakita nyo nag-i-improve kayo, ay puta, naalala ko si Boss Nika, di ba? Do si Arthur Morgan, puro katira! Boss, may Milo ka din. Bin ba dati? Oo, marami kong Milo. Arthur Morgan, thank you so much sa $2. Thank you sa Monster Kill donation. Ay, mali. Monster Kill! Messi, Daddy Nico, black coffee ba itong merch na to? Messi, antayin mo. Thank you so much sa ₱50 sa Wicked Sick donation, Messi. Ito lang ang advice ko sa'yo. Kasi dati ganyan na ako kataba eh. Ito lang ha. Papakita ko sa inyo. Kahit, asan na ba yun? Ito ha. Ano lang ha. Advice ko lang sa mga ganyang kalalaki. Alam nyo ako dati, ganyan din ako kalaki dati. Ito ang inyong sasalba sa inyo. Kung kunyari, poporma kayo sa chikas, ayaw nyo mag-diet, okay lang. Meron tayong solusyon dyan. Kasi alam nyo naman si Kuya Nico talaga, masolusyon ako. Ito ang solusyon nyo. Yan, yung brand na yan. Hindi ako sponsor nito ha, pero ito yung sinasabi, ito ang magsasalba sa inyo. Bakit? Bakit ito magsasalba sa inyo? Kasi itong deodorant na to, tol, pwede yan sa ilalim ng man boobs. Diba? Kasi maasim yan eh, yung ilalim ng suso kapag ka malaki, kapag ka mataba ka. Maasim yan, seryoso. So, paano mo masusolusyonan yun? High endurance. Kasi hindi ito roll on, parang gitna ng solid at saka liquid. Diba? Yan talaga, yan ang solusyon. Diba? Tsaka matagal siya. Arthur Morgan, thank you so much sa $2. Thank you so much sa Godlike donation. Saan yan kinukuskus? Yun nga, ito nga. Kukuskus mo sa ilalim ng osus at saka sa kilikili. Kasi itong mga ganitong pabango, papakita ko sa inyo ha. Itong mga ganitong pabango, hindi yan gumagana, umaasim ka palalo dyan dahil alcohol-based to. Ito kasi hindi. Hindi ito alcohol-based. Ano ba to? Iba to eh. Iba yung hindi siya alcohol based eh. Dipahid siya. Una, hypoallergenic siya. Ibig sabihin, hindi makate, hindi masakit, diba? Tsaka, yung nanonood talaga sa asim. Ayan, antiperspirant, antibacterial moisturizing deodorant. Yun nga. Antibacterial siya kasi nga yung alcohol kasi medyo nabubuhay siya sa alcohol sa mga alcohol based na ano, pero ito walang kawala ang bacteria dyan. Pwede ba sa singit? Yes. Kunyari sisibak ka na, 'di ba? Kunyari sisibak ka na, 'di ba? Para saktong-sakto. Hindi, ito talaga the best yan. So, para ay kay Mac, pagka kunyari, nag-date kayo. Puhunanan mo to. Gusto mo, i-message mo ko, bibigyan kita ng Old Spice. Bibigyan kita tatlo, di ba? Kasi na-relate ako dyan eh. Nung mataba ako, nasasaktan din ako eh. Kasi hindi ako pinipili. Pero okay lang. Ngayon din naman, hindi ako pinipili. Pero alam mo yun, I keep my options open. Boyd Spencer, thank you so much sa $2. Thank you so much bro sa First Blood donation. First Blood. Diba? Ito, nababaliw na to si Arthur Morgan. Arthur Morgan, pwede ba tawas na lang pag walang budget? Thank you so much sa Godlike donation. Godlike. Ewan ko, never pa akong nakatry ng tawas eh. Kasi mukha siyang drugs. Ayoko sa mukhang drugs eh. Mas gusto ko to kasi madaling bilhin. At saka, mas tumatagal to guys. Like, kunyari, meron akong kadate. Matik yan, kahit hindi ako mataba. Kilikile, singit. Yan talaga. Tsaka ilalim ng osus.
Hindi, hindi, ano lang ha. Sinasabi ko lang sa inyo kasi siyempre, nanggaling din ako dyan. Anyway. So, teka, asan ba yung si Ellison Carrasan? Teka, sino ba to? Wait lang ha. Papakita ko sa inyo yung kami ni Wrecker dito. So, pero mas okay na rin siguro yung ganon, yung nagwala siya. Kaso nga lang, private property kasi yun eh. Hindi ko alam kung pwede siyang kasuhan ng ano eh. Pero wag naman sana. Kasi ang halaman tumutubo eh. Teka lang ha. May papakita ko sa inyong picture. Nakalimutan kong isave. Yan, yan. Eto, yan. Yan. John Suliman, thank you so much sa $2. Thank you so much sa Wicked Sick. Eh, hindi. Ano ba? Holy shit. Donation, bro. Thank you so much. Ayan. So, yun. Bakit? Yun nga. Ang advice ko kay Makmak. Okay lang. Masaktan ka. Apart, yung 7 stages or 5 stages. Alam ko 7 stages na yun eh. Pero yung 5 stages of grief is, you know, part of that is being depressed. Okay lang na malungkot ka kung nasaktan ka. Pero after nun, kailangan mong gumawa ng ways para maging successful ka sa next mong liligawan. Isa doon ay ang pag Old Spice. Old Spice. Old Spice lang talaga ang sakalam. Eto tol, eto ang sagot sa mga pag mataba ka, maasim ka talaga. Aminado ako doon. Kaya nag-invest ako nito. 'Di ba? Ligo tapos eto agad. Medyo ngayon kasi nag-skip na ako kasi hindi na ako ganun kaasim. 'Di ba? Shotgun Felix, when the emotions are high, halaman mo patay. Diba? Teka lang, i-upload ko lang yung picture namin ni Wrecker and we will end there. Alright, so, tuloy na natin. Okay, so, yan, nasaktan ka na. Okay lang masaktan, okay? Anger, denial, bargaining, depression, acceptance. Yan yung 5 stages of grief. Kailangan mong pagdaanan yan pag nasaktan ka. Okay lang. Ang importante, natututo tayo, diba? Ako ay natutukso, nakukonsensya, nauubusan din ng pasensya. Nagmamahal, pero natuto na. Mali man. Puro luni ako eh. Di ba? Puro luni reference eh. Namimiss ko na kasi si Kuya Luns eh. Tangin ng Kuya Luni yan. Di ba? Nag-usap naman kami ni Luni paminsan. Pero ngayon kasi busy din eh. Kasi nga meron silang, may sunugan sila. Tapos sa Kumo sila eh. Di ba? Tuloy natin. Tara na. Mahal mo na eh. Ay, nakita mo. The Milo! Diba? Muna yun, hindi natin mahanin yan, boy. Mahal mo na eh. Okay. Mak! Hindi siya hindi ka naman inaano nung alaman, Lodzi! Pero yun, siguro mag-workout na lang, Mak, tapos maging successful sa buhay, maghanap ka ng trabaho, tapos focus sa trabaho. Diba, sabi nga ni Stephen Hawking, work gives meaning to life. O yun, so wag lang sa babae yung, wag mong ibase yung buhay mo kay neneng halaman. Siguro botanist yung nagsumakit sa kanya. Dwight Spencer, thank you so much sa Wicked Sick Donation. Wicked Sick. Diba? Sige, o kaya creams. Oo nga, wag naman sana. Pero sabi ni Joshua, magiging ano daw, magiging incel. Wag naman sana. Pero I mean, let's just hope for the best kay Makmak. Pero yung advice ko, Maka, kung napanood mo. So eto kami ni Wrecker nung araw. Diyan kita mo, napakataba ako. Ito yung ako yan nung araw, di ba? Tangina mo! Nakikita nyo ba? Ang taba ako nung araw talaga, oh. Di ba? Sobrang, ayan, make America mega! Nakamaga pa ako. Nawala na yung maga hat ko. Ewan ko kung nasa na yung maga hat ko. Tapos si Wrecker ang payat pa nun. Ngayon, bumaliktad na eh. So, ayan. So hopefully si Boss Wrecker interviewin si Makmak para naman ma-boost yung confidence niya. Jerome Bayona, thank you so much sa $2 sa Wicked First Blood Donation. First Blood. Di ba? Ayan. Umpisa na yan ng character development ni Makmak. Yeah, oo, pag nasaktan ka talaga, you're going to start somewhere, di ba? Kita mo si Wrecker, oo, di ba? Nagkabalik kami ng katawan ni Wrecker.
Actually, ano kami niyan eh. Etong story nito, sa tier 1 party yan eh. Tangina, imbitado ako dun eh. Ang laki ng kamay ko, grabe oh. Ano yan eh, balot ng katabaan. So, ang story niyan kasi, nasa tier 1 party kami. Tapos si Recker, hindi pa ganun kasikat. Pero kilala ko na siya. Sabi ko, pare, ikaw yung malakas mag-trash to ka. Tapos pinag-usapan namin dyan kung ano-ano. Tapos tangina, ang lakas uminom ni Recker. Nahihilo na talaga ako. Tapos inom pa rin ng inom. Tapos kwento pa rin ng kwento. Tapos dumating yung misis niya. Sinusundo siya. Sabi niya, teka babe, nakipagkwentuhan pa ako. Inuman pa kami. Tapos umalis na ako kasi yung kasama ko nun, nag-wiwids kasi yung kasama ko nun. Sabi, tara na, bro. Tapos umalis na kami after nun. Pero yan yung isa sa mga memorable na content creator talaga na nakasama ko nun. Kasi tangin, ang lakas niya uminom. Nahihilo na ako, kwento pa rin ang kwento. O pare, inum pa. Tapos kasi nun libre yung inum talaga. Talagang... nagkalat yung Jack Daniels, tapos nandun si Trike, nandun si Bianca, ang dami nila doon. Ah, Luis Berant, Boss Nix, may design na ba yung merch mo? Pwede mag-submit. Thank you so much sa 50 pesos. First Blood. Sa First Blood donation. Ano yung cup mo? Yun nga, Make America Great Again. Kita mo, dugit na dugit ako dyan, no? Mas mataba pa yata nga ako kay Makmak eh, di ba? Kung titignan mo, laki ng mukha ko. Si Makmak hindi pa eh, oh. Pero ang laki ng mukha ko noon, no? I mean, pagka pinroportion mo, 'di ba? Oh. Yeah. Yan, so naalala ko talaga 'yan nung mga panahon na 'yan. And you know, sana maimbitahan siya ni Recker para ma-boost yung confidence niya ulit. Nasaktan nga talaga. Paano ka na-invite diyan, boss? Sikat ako eh, ano ka ba? Sikat ako eh, 'di ba? Kaya ako inimbitahan noon. Pero hindi, kaibigan ko kasi si Trike tsaka si Bianca. As in, hindi naman kababata, pero nung bata pa si Trike. Oh my God, John Suliman, thank you so much sa $10. Holy shit. Holy shit. Thank you so much, John. Ikaw talaga nagpapalakas ng confidence ko. Dahil sa'yo, hindi ako maninira ng halaman. Yan, so that was the story noon behind the nung first time kong nakilala si Recker. Prime days ba to? Parang hindi eh. Ngayon ako prime. Doon kasi halos pare, so kaya ako noon talaga ang hirap maglakad noon, yung ganyang kalaki. Ang hirap din maghanap ng damit. 'Di ba? Kasi ang hirap doon magbuhat kasi ang laki-laki mo tapos hindi ka makabuhat ng mabigat kasi mahina ka, weak shit ka. Tapos ano yan, talagang pagka naghilik ako niyang araw na yan, na grrr, parang puputok. hindi, ano nga, botchog build eh. No? So, ayun lang naman yung sa akin mga kamatis mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na mamaya. Ewan ko kung mamaya, meron pa eh. Pero maraming salamat uli kay sa mga bagong pasok. Luis, tingnan natin kung makagawa ako. Dwight Spencer, of course, John Suliman, and Arthur Morgan. Nandyan pala kayong tatlo. Maraming salamat po lahat sa inyo. And lagi niyong tatandaan, okay lang masaktan at magmahal. Huwag ka lang kayong maniniran ng halaman. Yan lang naman yung sa akin for today, guys. Nico David.